Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Parang nalagay ako bigla sa isang sitwasyon na konting pagkakamali ko eh. Parang bigla na lang may sasabog na bomba sa paligid ko. Kaya ito, iniwasan ko na magkamali. Kaso nung bumaba si RJ sa bangka, ayun, bigla na lang nadapa. Napakalampay. Kaya tinulungan ko. Ang sama nga ng tingin ni Elijah sa akin eh. Parang gustong manakit. Pero bumawi naman ako kay Elijah. Inalalayan ko siya at baka madapa din. At ito, maliligo na kami sa dagat. Nauuna ng maglakad si RJ. Excited ata. Sa Elijah naman ito, nasa tabi ko. Sabay kaming naglalakad patungo sa dagat. At si Joel, ayun, nasa likuran lang. Tila ba nagmamasid sa mga pwedeng mangyari? At habang naglalakad kami, aba, si RJ, unti-unting tinanggal lahat ng suot niya. Medyo natulala pa nga ako eh. May naalala na naman ako. At ayun, ang natira na lang ay ang kulay pula niyang bikini brief. Nakakatuwa. Tapos, tumingin pa siya sa akin bago tuloy ang maligo sa dagat. Marami akong naaalala sa kulay pulang bikini brief. Kasi naman, may ibig sabihin kasi si RJ kapag nakapula siya. Sabi niya kasi dati, magsusuot siya palagi ng kulay pula kapag gusto niya magpapansin. Iba kasi daw ang dating kapag pula ang brief na suot mo. Nanlalaban daw. Pero tama naman si RJ. Sobrang hot talaga kapag kulay pula. Kaso si Elijah, bigla na lang din naghubad ng lahat ng suot niya. Grabe talaga. Tapos, nakabikini brief din siya. At yung design naman eh, parang tigre. Nanlalaban din. Oh, akala ko ba conservative ka? Wikaw kay Elijah. Kapag may mga outing kami, di talaga yan nagtatanggal ng damit. Nahihiya daw siya. Pero ngayon, nanlalaban. Ayaw din pakabog. Dati yun, babe. Ibang sitwasyon ngayon. Ano pang hinihintay nyo? Tara na maligo. Wika ni Elijah. Nagtatakbo na siya. Panungo kung nasaan si RJ. Parang may gustong patunayan ang dalawang ito sa akin. Ang cute pala ni Elijah kapag ganun lang ang suot. Si RJ kasi nasanay ako na nakikita siyang ganun. Tapos ito, kinalabit ako ni Joel. Kuya Albi, bakit parang ang haba ng buhok mo? Wika ni Joel. Bunso, tigilan mo ako. Wika ko naman. Kuya Albi, kung si RJ ay kaldereta at si Elijah naman ay adobo, anong unang kakainin mo kapag nakahain na ang mga ulam sa harapan mo? Wika ni Joel. Joel, tigilan mo ako, sasakalin na kita. Hayaan mo sila. Wika ako naman. Kuya Albi, kung ako sa'yo, pareho mo na lang kainin. Masarap naman pareho. Sayang naman kung isa lang. Mapapanis yung isa kapag walang kumain. Wika ni Bunso. Kaya ito, binigyan ko siya ng isang pingot sa tenga niya.
Oh, kuya naman. Aray ko naman, bakit ba namimingot ka ng tinga? Wika ni Joel. Bunso, tigilan mo nga ako. Isa pa't sasakalin na talaga kita. Wika ako naman. Ang kulit ni Bunso. Eh, Kuya Alvin naman kasi, mag-desisyon ka ng maayos. Tingnan mo si RJ, nalalaban talaga. Pang-diinan sa gabing madilim. At si Elijah naman, nako, parang di ka papatulogin sa buong magdamag. Ang balbon eh, parang wild animals. Wika ni Bunso, buisit talaga eh. Bunso, tumigil ka na. Tatahiin ko na yung bibig mo. At saka pwede ba? Huwag mong guluhin ang utak ko. Wika ako naman. Kuya Albi, sige na, maligo ka na din. Pero, kanino ka magpapahabol? Wika ni Joel. Kaya ito, si Joel yung hinabol ko. Nakakainis kasi si Bunso. Kanina pa siya. Nakakagigil na. Kaso di ko maabutan. Ang bilis ni Bunso tumakbo. At ayun, diretso na siya sa dagat. Diretso si Sid. At ako, eto, nakatayo habang si RJ at Elijah naman eh, parehong nakatingin sa akin. Parang tila ba, pareho sila naghihintay sa akin. Kanino ba ako lalapit? Kay RJ o kay Elijah? At si Joel naman, eto nasa harapan ko, palutang lutang. Nakaka-bad trip si Joel eh. Ang sarap lunodin sa dagat. Kaya ito, si Joel na lang ang sinamahan ko. Ito kasi yung pinakaligtas na gawin. Ang samahan ng kapatid ko. At ito, naliligo na kami. Madalas na lumalapit si Elijah sa akin. Gusto nga niyang isakay ako sa balikat niya kasi daw, lalabanan daw namin sila Joel at RJ. Magtutulakan daw kung sinong matumba. Yun ang talo at may parusa daw. Kaya ito, pumayag ako. Ako yung nakasakay sa balikat ni Elijah. At si RJ naman, nakasakay sa balikat ni Joel. Parang kinakabahan ako. Kaya dapat di kami pwedeng matalo. Kasi, kakaiba yung mga ngiti ni Bunso. Siya kasi ang nakaisip nito. At mukhang may pinaplano siya. Kaya ito, nung handa na ang lahat. Nagkatulakan na. Alam kong lampas si Joel, kaya matatalo namin sila. Kaso, sa unang round, ito, dinakot ni RJ yung dibdib ko. Nagulat tuloy ako, kaya nawalan ako ng kontrol at natumba kami ni Elijah. Loko tong si RJ ah. Madaya, bakit kailangan niyang dakmain ang dibdib ko? Pero unang round pa lang naman, kaya babawi kami. Kaya ito, sa second round, kalma lang ako. At si RJ naman, mukhang dadakotin na naman ng dibdib ko. Kaya ito, inunahan ko na siya. Umiwas ako tapos kinurot ko yung tagiliran niya. Tumba naman eh, walang kahirap-hirap. Ang daya mo. Wika ni RJ. Asos, sadyang talunan ka. Wika ako naman. Kaya ito, parang nagalit ata si RJ. Ang sama ng itsura eh. At sa pangatlong round, dito na magkakaalaman kung sino ang mapaparusahan. Siguradong mananakit si RJ at gagawin niya ang lahat para manalo. Pero di naman ako papatalo. Gagawin ko din ang lahat. Akala niya mananalo siya.
Kaya ito, handa na ako. At ito na, kalma lang kami. Walang gumagalaw. Nag-aabang ng pagkakataon. Titigan nga lang kami ni RJ tapos nakangiti pa siya. Akala ata niya, makukuha niya ako sa ngiti na yun. At ito, nung sumugod na sila RJ, sumugod na din kami. Bahala na. At ito ang saya ko. Kasi nadapa si Joel. Ang taba kasi eh. Subalit, eto, di ako nakaiwas. Kasi naman, sa sobrang bilis ng pangyayari, ewan ko ba kung paano ko iiwas? Natumba patungo sa akin si RJ. Pipigilan ko sana kaso, eto, nagtama yung mga labi namin tapos diretso tumba. Kaya naman, eto, talo kami ni Elijah. Paglutang ko nga, di ako makapaniwala sa nangyari kasi aksidenteng nagkahalikan kami ni RJ. Mukhang di naman nakita ni Elijah at Joel ang nangyari. Itatago ko na lang siguro ang pangyayaring yun. RJ, okay ka lang ba? Nadugo ang labi mo. Wika ni Joel. Pagtingin ko kay RJ, nakangiti lang siya habang nakatingin din sa akin. Okay lang ako, Joel. Huwag kang mag-alala. Basta ang mahalaga, panalo tayo. May bonus pa. Uwi ka ni RJ kay Joel. Ha? Anong bonus, RJ? Uwi ka ni Joel. Ah, yung parusa sa kanila. Bonus yun. Pero mamaya na natin parusahan. Mag-iisip muna ako. Uwi ka ni RJ. Parang kinakabahan ako sa mga parusa. Ah, tama ka RJ. Ako din, mamaya na. Pag-iisipan ko munang mabuti para mas exciting. Uwi ka ni Bunso. Mas lalo akong kinabahan. Ano kayang paparusa nila sa amin? Babe, okay ka lang? Uwi ka ni Elijah. Oo naman, okay lang ako. Pasensya ka na, talo tayo. Wika ako. Okay lang yun. Huwag mo nang isipin yun. Wika ni Elijah. Kaya naman, eto. Nag-swimming na lang ulit kaming apat. Di umaalis sa tabi ko si Elijah. At si Joel naman, ayun. Kasama niya si RJ. At eto, habang naliligo kami sa dagat, iniisip ko kung ano yung pwedeng iparusa sa amin ni RJ at Joel. Sana naman hindi malala. At sana yung madali lang. Pero nakakakaba talaga. Baka kasi kung anong ipagawa nila sa amin. Nakakatakot yun.